tagal ng amoy. Isang pupso kasi yun. Pampadlaw. Oh, pampadlaw lang. Pampadlaw lang. Ganon. Kasi tao ni tatlong beses mo binabadlawan. Pampadlaw talaga, no? Oo. Tanggal talaga yung amoy. Ang galing nga nun. Tama. Total lang may make sense. Fluorine ang pwede mong pwedeng sagot sa isang Roger. Kasi kapag namula ka, may blood sink kasi yung team. Welcome to Mobile Legends. Diba? Kada pinto niya, talagang humahaula yan eh. Diba? Nag-a-awo! Ngayon, pag hinil mo, eh yung chlorine, insta-heal yun. Exactly. Tanggal talaga yung amoy, banlaw talaga. Tsaka yung bulaklak ka doon. Oo, amoy bulaklak ka talaga. Babango to, hindi malaksa. Huwag tayo dito. Tsaka yung buksong heel kasi. Kumakapit sa cotton yun eh. Oo. Kumakapit sa cotton. Lahat ng mga klase ng fabric. Oo. Pang 24 hours. 24 hours. Ayan, ibig sabihin na kay Saji ang Downy. Ang fabric soft. May pang fabric soft na. Oo, siya mo na ang mag-hain ilalaba. Ayan, natutunan. Dami nyo na namang natutunan sa MPL Philippines. Kakapanood nyo. Kapag may Roger ang kalaban, itaan mo sa heel ng Florin. Yan. Oh. Ayaw kasi niya ng mga ganyan. Pero nahihirapan nga talaga ngayon si Super Marco kahit sa lane nila kasi siya din yung iniikutan ngayon. Oo. Ni JP. Automatic yan. Ano talaga yan? Ayaw mo kasi yung level 1 Roger. Level 1 parang kasi ng Roger. May ult na yan. Oo. Parang level 4 na yan at level 1. Parang sa lahat ng mga marksman, si Roger yung level 1 palang may ult angat, na. Angat siya sa lahat. Oo. Yung maganda. Harit lang talaga yung nagpapahirap sa Roger. Ay, kinagat, oh. Oh, kinagat na at idiniin doon sa may pader. Cardizzi at ang first blood. Hello now, sabi ni Pew. Masakit yan, ha. Medyo masakit yung stomp na meron. Yung Barats plus Pew gets the last hit. AP Bren with the first blood. Si JP naman ngayon. Ay, nako, ito nakakatakot. Chantel and Wolf. Ano yun? Yung mga paganyan-ganyan ni Ogwen. Oh. Yung mga binabato niyang mga... Ano ba tawag dyan? Mga will-o-wisp. Yan. Mga papitik. Oo, mga papitik. Oo, at nagkakapitikan din na dito sa ating pagong. So, nagkakaabangan na ating mga players. Ang sakit nga ng mga pinipitik dito ni Owen. At mapipilitan na mag-flicker out. Uy! By the way, si JP habang si Sanford. Uy! Ginamit tayo, Bravest Fighter, Circling Eagle as well. Para naman dito kay Saji, kaya naman si Cardizzi at Team Liquid Echo ang makakasecure ng pagong. Habang si Cardizzi, hinahanap ayun! Na nila at mapupuntahan pa nga. Pero may gagamit dito na dito na welcome. Wow! Para itura. Kailangan umalis! Umalis na lang ang Falcon. But then again, Team Liquid Echo, susubukan nilang nakawin pa yung orange buff na to. Team Liquid Echo utilizing the Bloom Fabric Softener Ultimate ni JP. Sila pa nakakuha nung turtle, ano na yun? Ang bango turtle talaga. Objective, ang bango talaga. Ang bango talaga, boss. Nakita natin na pagkahuli dun sa kay Kyle Teasing, ginamit yung Guiding Wind ni Barats. At the same time though, ang dami parang sources of stun. Mula kay Cartizzi, kay Sanji mismo, pati kay JP may stun din yan. And then of course si kay Sanford. So, nakontrol lang sobra doon si Cartizzi. Hindi nila nakuha yung turtle. Ang maganda dito para sa side ng Team Liquid, naka-bonus pa sila ng isang orange pop. So, very happy sa resulta ng early game. Ito nga Team Liquid. Great respect din para sa side ng Falcons, AP Bren, yung pag-back nila that time. At least no casualty. Kumbaga classic yung pag sa rank games eh. Pag nakuha ng kalaban yung turtle, huwag ka lang magpa-kill kasi automatic pwedeng habulin ka or unless labanan nyo. Pero since cooldown sila lahat, the respect is real para sa Falcons AP Bren. This time reset muna ang dalawang kupunan na to, 37 seconds. Pero medyo matapang na si Benny Cutie sa top lane. Protektodo ni JP at hindi basta makaharas si Super Marco sa top. Oh, tsaka kailangan din humabol dito pagdating sa level. And speaking of, matapang na. Kasi ganun yung mga poke na pwede nilang ibigay kay Super Marco. Super Marco, mapipilitan munang mag-back off. So, perfect opportunity kay Benny para makakuha pa ng mas maraming kalamangan dito sa top lane. Ako, naipit nga si Pew. Aray! Kaya pinapit tayo flicker para napakaganda ng Shadow Strike. Whoa! Dito mayroon pa Circling Eagle para kay Saji. Cardizzi with a kill. Pero kulang ang damage ngayon ng side ng Falcons AP Bren para ipilit na magkaroon ng teamfight. Kyle Dizzy has that ito na welcome. Pwede niya iprokto. Wala si Pew. Walang gash. Maghihintay pa sila. Team Liquid Echo. Sanji ang sumo-zone. May angle talagang ginagawa to si Sanji. O, the Sanji angle. Ayun na, parang dalawa agad yung tatamaan. Ginamit pa yung flicker at Bravest Fighter sa ilalim ng Tori doon. Habang nakuha dito ng Team Liquid Echo, yung pagong si Ogwen ay napapaligiran na nila. Meron pa flicker pero hindi na makakatakas pa. Sanford with a kill.
At umaarangkada na ang Liquid Echo Express! Ang tindi. Yung nakita natin doon is nabuhay eventually ng Super Marco. Kaso, ang naging resulta, dalawang gold lane cards yung hindi niya nakuha, yung madedenay sa kanya. So, laki yun, ang laking bagay. At this point, 3.1K lang siya. Kung bibilangin ko yun, mga ano yun, 250. Okay. Oo, sakto. Oo, diba? 250 talaga yun. Galing ko mag-mat. So, ibig sabihin, malaking ano yun, edge agad yun sa kalain niya. Oh, total, 250 rin yun. Pangkapin din ni Butters yun eh. Ay, syempre. Diba? Ay, grabe, mahal ng kapin ni Butters. Oo, oh, Butters oh. Kaya yun ang sinasabi natin. At ang gusto ko sabihin dito, on point lahat ng lanes ng Team Liquid Echo, maging ito si San Cordy. Oo. Mula sa taas, nasa baba na agad. Nabasa mo ang gusto ko sabihin. Kasi kanina, nasa taas siya eh. Tapos na outlane niya rin na doon si Flop PC sa baba. At hindi makagalaw ang Falcons AP Brent sa first 6 minutes ng ating laban. Nasusuppress sila. Ang ganda ng kanilang simula. Hinaharabas eh! Ito na naman sa may bandang gitna. Talagang hinaharabas na ni Sanford dito mga players. Aray! Na magandang stun. Dalawang tatamaan. Pero mapipilitan dito ang Falcons AP Brent na umalis. Sanford with another tapang play. At grabe, itutuloy pa rin ng ano, Team Liquid. Ginatngat talaga yung Torre dito sa may bandang itaas. At si Sanji, JP Cardi, sinaka-ready lang din naman. If ever na magkakaroon ng teamfight. 40! Pero meron dito sa may bandang ibaba, may laban din pala yung mga XP laners natin. Akala natin, Torre lang gustong kuhanin. Nakuha time, ba? Ay, hindi, nakuha ni Carl TC. Grabe si Carl TC. Lalaban pa rin. Nagsabi na lang ang Falcon sa AP Brand dito na i-trade ang bottom lane. Pero hinahabol si Fluffy ni Sanji. Grabe si Sanji, parang siya na ang totoong Matilda. Oo nga, parang kinukopya niya. Alam mo, ang nakikita ko dito sa Team Liquid the Echo, all over the map. Yes. East side, west side, north side, south side. Buong-buo ang pag-control nila sa paghawak ng mapa. Yung zone nila dito, abot hanggang dulo eh. Lane prayo ang drafting pattern mula din sa Team Liquid Echo. Lahat ng mga heroes nila lamang doon sa kanilang lane matchups in the lane matchups. So sabihin natin dito para sa Falcon City Fred, sinabi natin na sila mag-overact pero parang sila yung lugi sa bawat parte ng mapa. Grabe! Nice outplay from Flap imbis na pa ganun. Oo! Ay, no! Bawal mangawit! Ang daming napitek! Ang daming nagamit! Pero buhay pa rin si Flap TZ. Eh, pero grabe yung mga predictions ni San Fordy, ha? Oo nga eh. Parang ang bigat-bigat dito ng daladalang machete ba yun? Oo, kinakaldag niya yan eh. Yung mahabang espada. Oo, espada. Espada ni machete. Pero yung makikita natin dito sa Falcon Safety Plan, yung choice sila ng Gort, ito lang yung Gort at Benedetta, parang yun yung medyo question mark para sa akin. Maganda, magaling naman maglaro yung pares ng players na yan. Kaso hindi nila na-achieve yung gustong magawa ng Falcon Safety Friend muli. Parang wala kang lane prayo yung Falcon Safety Friend dito. Kaya siguro kung kaya mag-constantly outplay, kasi yung kalaban nila, mga legendary players na rin. At abang atao na missile si Karorito. At ang sapat pa dito ang damage ng Falcon Safety Friend. Lahat ng mga skills ginabi na sa kanya pero napakakunat talaga. Pwede yan ang humabol dito para din niya. Si Sanford, ito na ang kakampi. Talaga nalalaban kayo ng mga players ng Falcon Safety Friend. Boops! Sabi nila ni Sanji pero makabaliktad yata. Ginamit yung flick at siya dinami-dami nang ginamit. Buhay pa rin ang mga players! Grabe si JP, ang galing maglaba! Pinakunat yung damit ni Karorito, naging parang balat ng kalabaw! Nabuhay pa si Karorito dun! Grabe yung na-sustain dito ni Mr. JP. With a flask of the Oasis na ngayon ay available na 22k heal. Tapos si Sanford na-sustain yung sarili niya. Still commendable mula kay Sanji. Lima yung nahuli dun sa knock-up nung Circling Eagle na hindi ka siya yung original eh. Tapos nabuhay pa siya. Nabuhay pa siya in the end. May angle yan na ginagawa si Sanji lagi eh. Yung parang lumalapit talaga siya. The Sanji angle eh. Oh. Ako nalilito na nga kanina kung sino yung totoo Matilda. Pero ibig sabihin, yun pala yung pinakakailangan gawin ngayon ni Ogwen. Kailangan siya naman ng mauna ngayon. Oo, kailangan tapangan na ni Ogwen. Kailangan niyang gawin ang The Vintage Master Ogwen na galawan. Pero kasi yung outlaning pare, yung macro ng Echo, mas lumalang talaga dito. Tapos, papansinin natin yung items dito ng Falcon Safety Trend. Durance, tsaka yung si Halbert. Uh-huh. Unfortunately, countered yan ng isang Florine. Oo, dun sa Fabric Softener. Wa-epic gamin, Fabric Softener nga eh. Oo, kahit anong pawis, talagang hindi maglalagis. Pero yung nga nakakaibabuhis buhay ginawa dito. Mapapalayo si Sanford, si Cardis, hinahabol si Super Marco. Hinahanap nila, sino nga ba talaga pwede targeted? At medyo masikip kaya naman si Ogwen makukuha na nila.
habang si Pew, yung Mystic Gush, nakita siya si Sanji dito. Roger. Pero naging Roger pa bigla. Grabe, galit na si Kuya Sanji. Kuya Sanji, level 11. Oo, pag talaga yung mga bata, alam nila na magaling maglaba yung nanay nila. Kahit madumihan eh, okay lang eh. Oo, kahit lahat yan. Lahat tumbling talaga sa... Oo, lahat ng klase ng damit. Tumbling na sa ilalim. Si Sanji naman ngayon ay nagmalagord sa ilalim ng torre. Pero si Curtis, hinahabol ngayon ng Falcon Saving Bren. Tumaring na rin dito si Benny Cutie. Buhay pa rin. Nabaliktad pa nga. Kala natin si Flaptizi na makakakuha sa kanya. Full HP agad. Full HP. Ang grabe talaga si JP. JP, kasalanan mo na naman to. Bakit nagpo-full HP yung galawan ng Liquid Echo? Tapos si Sanji, look at that. Oh, nga, ang ganda ng recall, parang si Doctor Strange. Ang iba nga din naman talaga yung ginagawa niya para kaya niya i-manipulate yung oras. Grabe yung tapang dito ng Team Liquid Echo. Alam kasi nila na kayang mag-full health yung heal na binabato ni JP Plus. Sobrang X-Factor dito si Sanji. Lahat na ata ng hero, kinokopya niya. Para siyang si Mystic ng X-Men. Oh, parang depende sa mode niya. Ay, parang gusto ko maging ano ngayon. Magugulat, di na ako magugulat kung mamaya siya na si Barat. Oo, pwede rin ano. Parang pwede initiate, double dash, sabay ulti. Makukompleto na niya. Para na rin siyang nag-five man ng sarili niya. The ultimate copycat. Five man mag-isa. Five man mag-isa. Ayan, Roger siya ngayon. Roger ako, tol. Pati Roger, ginagaya niya. Ano nananakaw mo sa Roger? Kaya dahil Roger siya ngayon, siya ang magtatry na sumira ng tore dun sa gitna. At dahil siya madedepensahan din ng Falcon Safety Bren, yung Lord na bit-bit dito ng Team Liquid Echo. Hindi ko maintindihan to si Sanji. Kumakalmot din. Sabi niya, hindi lang si Benny Cutie ang kumakalmot. Ako din. Ayan na. At nagdabog na nga si Sanford. Pagulong-gulong lang si Cartesi at kumakatok ngayon sa side ng Falcons AP Bren. Ayan, nainakaw na ni Sanji. Uy, grabe naman okay, si Sanji! Na. Sabi ko sa inyo, five. Kung may kapeng 3-in-1, ito po ang player na 5-in-1. 5-in-1 plus 1! 5-in-1 plus 1! Happy kaarawan! 5-man mag-isa. Speaking of, ko ngayon. Shoutout sa mo. Si Kyle na lang din niya nakakopya. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang Valentina. Lahat ng hero kinukopya. Oo nga, huwag kang malilito. Ako lang to. Ako lang to. Oh my God. Sobrang komportable ngayon ng Team Liquid Echo. Kung ano na lang ginagawa nila. Ito na, Sanji. Copyin mo na, please. Dalawa yung masastun. Pero maingat na. Pagkaganda missile expert, by the way, para dito kay KLTC. Kaya naman, mapanay dito si JP. Wala na i-sustain na sinasabi natin para sa Team Liquid Echo. Ito si Sanji na naman. The Sanji angle. Kinopia na naman yung Roger. Roger pa rin siya, tol. At papasok ba dito si Ogwen? Nagiging maingat ngayon. Habang sa top lane, si Flaptizi pala may sariling ngat-ngat doon sa tore. Pogak Gaming, yun na lang ang magiging call ng Falcons AP Bren. Kung ikaw ay part ng Hype, yun na lang ang naging call nila. Huge shoutouts din sa kanilang six-man na si Skibidi Edgeries. Sabi niya, ganito yun ha. Kailangan mag-split na lang tayo. At yun ang kanilang game plan. Ayaw na nilang tapatan nito si Sanji. Yeah. Si Sanji, ngayon lang ako nakakita ng Valentina na dalawa, ewan ko ba parang dalawang skill yung inaano eh, yung kinukopya. Parang nag-upgrade yung ultimate niya na kaya dalawa. Pwede. Ang bilis kasi doon kanya nung refresh niya nung ma-ultimate siya dahil hindi siya pare-pares na heroes yung kinukopya niya. So, napakagandang adjustment mula ito kay Sanji. Pero ang masasabi ko din dito is magandang idea ginawa ng Falcon Saving Bren na mag-split na lang muna. Alam natin na yun yung typical na sagot doon sa mga five-man squad na talaga naglilima. Oo. So, pwedeng i-split nila yung mapa. This could be the only option for them. Pagdating ng late game, masakit na yung Gord. Siguro yung Benedetta masakit na rin. So, pwede si Rob mas kayang ilaban kung sakaling pero tinapatan ni Forty. Oo, kanya-kanyang laban dito sa may banda gitna, meron din sa may top lane. Medyo mapipilitan dito na umalis si Super Marco. So, ibig sabihin, pwede mag-fast lord ngayon ang Team Liquid Echo. Pero naka-ready ito mga players ng Falcon Saving Bren. Ang sabi yata nila, hero muna. Pero kung mapapatras sila, meron pa missile expert. Walang taga-free hit. Walang damage per second ngayon ang Falcon Saving Bren. Nabaliw yung lord. Na-reset yung lord. Nag-call yung Echo na mag-hero dapat. Pero ngayon, ibabalik nila. Hindi na-reset ng full. Half lang. Half.
Oo, half lang talaga yung na-reset. Pero hindi half ang damage dito para magiging full pa nga. May kita din si Very Cutie pero meron talon para kay Sanford. Ginamit ang bonus welcome at hindi nakasabat dito yung sustain. Biglang nawala na rin si Ogwin sa mapa at nakukuha pa na Team Liquid Echo yung Lord. Very Cutie with the initiation. This time si Flop papanatan si Carl pero hello DZ Brothers! At nandito na nga ang mga players ng Team Liquid Echo. Flop DZ Few at Super Marco lang ang pwedeng dumibet sa may bitbit pa na minion wave at pangpanglaba para maging mabaw ko pa. Pero yung nga lang yung Torres sa may gitna or baba pala ang pwede nilang kuhanin. Team Liquid Echo on the verge to victory. Magpamarcha yung Lord sa bandang gitna. Si Flop DZ pinapauwi. Ayaw pauwiin si Flop ni Carl DZ. Para bang niyayaya niya nang lumipat ang team ulit. I miss you, my brother. You were my brother, so was I. Probably a buy time na rin para dito sa side of Falcon Safety Bren. Pero nandito yung Lord na kumakatok, mabilis na madedepensahan. Pwede mag-set up play, ginamit na yung Mystic Gush. At meron pa minion wave, ginamit na rin yung Circling Eagle doon sa may baba. Si JP may pili na mag-flicker out habang ipinapasok pa nga nila. Dito, yung defense nila. Si Sanji nag-flicker out na rin. Si Sanford dito medyo mawala ng buhay. Dire-diretso ngayon ang mga players ng Falcon Safety Bren. Lumilipad yung dinosaur. Mabubuhay this time si Flap DZ. Nakapag-depensa ang wow. Hive, nakahinga pa ang Falcon Safety Brand. Tapos ang bakbakan. Pagkita yung depensa na pinakita dito ng Falcon Safety Brand. Naprotektan nila si Q. Super Marco also hindi nag-overextend. In fact, napuwera sa kanya yung mga important na mga flickers. Flap-teasing, cutting some of the minion waves para din magkaroon ng konting leeway. Makakahinga ang Hive for now. Pero hindi ibig sabihin na sila nilamang. In fact, yung lugi nila dito, malaki-laki pa rin. 9K oo. Pa rin. Masakit pa rin sa bulsa. Goods na goods pa rin ang Team Liquid Echo at nag-discipline na sila. This time, lilikod si Carl! At si Pew pa nga, may kita nila doon. Mga kalahati yung buhay at hindi na makakatakas pa. Wala ang kapitan ng Falcon Safety Bren. Mapipigilan yata sila. Disiplina muna ang ipapairal dito ng Team Liquid Echo. Ako po, sobrang kailangan nila sa CPU sa depensang to at wala rin Electo Final Blow so walang latag. 20 seconds pa si Angelo. Nagalit na si Carorito, nagalit si Carl. Ayun na nga ang setup, tatapusin na ba ng Echo? Lahat ng mga Minion Wave ay nandito na para sa Team Liquid Echo. Unti-unting mawawala ang mga players ng Falcon Safety Bren at hindi na nga yata talaga kaya nila. Depensahan pa, wala Minion Wave, dalawa lang pala doon. Si Ogwen sasalubungin niya iba, pero nandito na ang Team Liquid Echo. Free hit lang para sa kanila dahil isa na lang. Team Liquid Echo! And just like that, isang puntos na lang ang kinikailangan ng Team Liquid Echo para manumpalik ang kampiyonato sa kanilang koponan.